kapods, ito ulit tayo sa ating YouTube channel. Meron tayong product ulit na i-demo test. Itong nabili namin sa Lazada na Bosch Cut Off Wheel Machine. So yan. So dati, kapag gumagawa ko ng mga DIY projects ko, ang gamit ko itong simple na hand grinder. Kaso ano, medyo pagka makakapal ng mga bakal at saka maramihin yung gagawin natin ng mga projects, ang hirap kasi yung pinaka vibration niya, katagalan, iniinda rin ng ano natin eh, ng kamay. So tendency, yung workload na ano, mas mabigat, madali tayo matapos kung konti lang nagagawa. Unlike ito, itong cut-off wheel machine na i-demo test natin, mas less yung work output na gagawin. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ito gumagana. At same time, kung paano, halimbawa, tanggalin yung pinaka-gagamitin na bala. So, ito yung pinaka, ano niya, pinaka-blade niya. This is good for metal. At the same time, yung mga, ano, mga stainless. So, pakita ko sa inyo kung paano yung pinaka-function niya. By the way, yung pinaka-ano pala nito, sa pinaka-plug niya is bilog. So, I suggest, kung meron kayong outlet, kinakailangan yung, ano na, 2-in-1 na may pang-bilog at saka may pang-flat para at the same time, magagamit ko siya. Kasi kung ano lang, bibili pa kayo ng parang pinaka-adaptor niya. So, abala siya, di ba? Maganda kung dire-diretso yung trabaho niya. Ito, yung pinaka-likod ng pinaka-motor nitong Bosch, makikita nyo. Naka-specify dito kung ilan yung voltage niya. Yan, at saka yung RPM. Then, ito yung pinaka-switch kung mag-start na kayo ng pag-operate niya. Then, ito, kung gusto mo na maiangat siya, baba lang, 1. Ito, subukin ito pinaka-red na. Yan. Then, kung halimbawa naman eh, nag-load na kayo, ito yung kinakailangan na tulin. Let's say, ito, example natin ha, kung sa turbo. Kapag lo-load kayo niyan, angat mo ito. Ito. Then, load yan. Load. Tapos, tulak. Baba ito. Then, matik na yan. Hihipit na yan siya. Hihipit na yan. Madali. Then, baba. Kita ninyo. Then, bago natin siya i-demo test yung pinaka magkakat tayo, pakita natin kung paano tinatanggal yung pinaka-blade. Okay. So, ito yung pinaka, ano yan, pinaka-laki na, nandito na nakalagay sa gilid. Then, pakat natin. Harap natin siya ulit. Then, dito sa pabilis sa akin. Makikita nyo, itong red na ito, is actually pinaka, ano siya, pinaka-laki sakali na, ano, ito makikita nyo dito. Ayan, pagka prines natin itong red, yon, naglalak siya dun sa pinaka patlang. Yan. Re-remove natin yung pinaka disc niya to. Disc blade niya. So, pero padali. So, yan. Same din ng mga angle grinder, guys. May ano yan, pinaka-lock. So, ayan yung pinaka-ano niya. Naka-combination ng pinaka-lock niya. So, yan. Yung pagka wala siyang disc. Yan ang itsura. So, balik natin for demo testing. Magpapag-cut tayo ng sample metal. Balik natin. So yung ganito nga pala na disc, usually kapag depende sa brand, nagkakaiba-iba ng presyo. So itong nabili natin is meron akong medyo murang supplier, nasa range lang siya ng mga 250 each. So akong medyo mas branded pa, usually may iba na umaabot ng 600 hanggang 900, depende dun sa disc na ano. Pero yun naman is quality rin naman. Pero syempre kung medyo tight kayo sa budget, I suggest doon kayo sa medyo cheaper. Pero same din naman, nakakagawa rin naman ng makaraming matatrabaho. Okay? So load natin ulit. Load natin siya. Yan. Then
pinaka-lock. So, ito rin. Same time, ito yung pinaka, ano niya? Actually, madali lang siya ikabit at saka kalasin, guys. Yan, balikulin natin yung pinaka, ano, A-lock. Kita natin. Yan, make sure na nakahigpit siya. Balik natin. Itong catapult machine is 220 hanggang 230 volts siya. So, pwede na siyang i-directa na i-plug dito sa pinaka-outlet. Or ordinary na outlet kahit wala ng breaker, okay to. So, testing na natin. Make sure gamit tayo ng gloves para maiwasan natin yung minor. So, testing natin dito sa deform bar na gagamitin natin, 10mm. So, testing natin. 1, 2, 3. Mabilis yan. Kaya make sure na dapat tingnan nyo kung walang natatanggal na object dito sa ating pinaka-machine. Kasi iwasan natin yung mga casualties. Okay? So, testing natin. Okay. Natin. So, easy-easy, naputol natin yung pinaka less than 10 seconds na cut siya. So, kung gagamit tayo ng hand grinder lang, syempre, makakakat niya rin, pero yung katagalan, mangangalay kasi tayo eh. So, yung workload na ano natin, tsaka yung tiredness na mararamdaman natin, medyo, medyo mas mabilis. Unlike pagka ito, medyo makakarami ka ng magagawa. So, yun guys. So yun guys, nakita ninyo naman yung pinaka workout output na nagawa nung pag-cut natin saglit lang, di ba? So ganyan ang gusto natin eh. So itong catwalk nitong machine natin, dinesign talaga siya para sa mga DIYer. So sa mga gagawa ng mga pang DIY nila at the same time kung pang negosyo, highly recommended to. Bibigyan ko ng 5 stars uli kasi yung seller at the same time yung pinaka-manufacturer nitong cut-off wheel machine na to, na ipakita talaga na yung ganda ng product at the same time yung convenience. So friendly siya kaya walang magiging problema sa mga trabaho niyo. Thank you very much sa pagsubaybay ng ating vlog and antabayanan nyo pa rin ang mga susunod naming videos at maraming salamat sa mga nag-subscribe. Sa mga hindi pa nagsasubscribe, pakisubscribe po ang aming YouTube channel at the same time, pakitik ang notification bell para lagi kayong updated sa mga darating pang mga videos. Yun, salamat!